Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenomics. Yan, sa mga nag-subscribe na po sa channel natin, thank you so much po. At for those na hindi pa po na kapag subscribe, pakiclick lang po yung ating subscription box. Yan, at thank you so much sa inyo. Gagawa po tayo ng napakasarap na tuna pie. Yan ang ating recipe. Kailangan natin ng 2 cups of all-purpose flour. Yan po, lagyan natin ng butas sa gitna at ilagay yung 1/2 cup of water. Yan. Add 3 tablespoon more if needed. Then 2.5 tablespoon of sugar at 1/4 teaspoon of salt. Yan po, ihalo natin ang ating ingredients. At after na mahalo, lagyan po natin ng 1/4 cup ng butter. Yan, napakasarap na dough para sa ating tuna pie. Then, masahin lang po natin, pakinisin ng kaunti. Yan. Masahin hanggang sa ma-achieve na po yung ating consistency. At isit aside lang po natin at gagawa tayo ng creamy tuna filling gamit ang century tuna at yan, crackers. Then, yan sa isang bowl, yung drain na tuna o pwede rin ilagay yung ating sabaw ng tuna. Then, lagyan ng onion slice, then fried garlic, salt, yan, at white ground paper. Pwede rin yung ground black paper na black. Yan. Then, haluin natin at syempre, lagyan natin ng mayonnaise. Pwede rin po na sandwich spread. Yan. Then, sa inyo po kung anong gusto nyo, yung mayonnaise na panlang, yung puro na mayonnaise or plain, o kaya sandwich spread, pwede rin po. Then, grated cheese. Yan, yung ating creamy tuna filling na para sa ating tuna pie. At yan, haluin lang po natin para mamix ang mabuti yung ingredients. Then, of course, maglagay tayo ng crackers. Yan, meron po akong tatlong Skyflix dito na gagawin nating standard para may laman po yung ating palaman. Yan. So, yung iba po nagkakanong, pwede rin po ilagay yung mismong sabaw ng tuna in can. So, wag lang po yung masyadong basa. Kung basa po, lagay nyo ng extender ng Skyflex crackers. Kasi mahirap maglagay ng palaman pag basa yung palaman ninyo. So, dapat yung tamang-tama lang po para hindi po siya mahirap lagay sa palaman. Ganyan po, i-flatten natin yung dough na ginawa natin. Then, i-ship natin syempre yan para magawa natin na para sa ating tuna pie. Then, pwede rin po i-slice natin yan o shape natin yan gamit yung slicer like ito. Gumamit po ako dito ng shaper natin. So, depende po kung paano nyo gawin yan. Pwede rin po, basta maka-achieve po kayo ng square shape na ganyan para magawa po natin mas maayos yung ating paglagay ng palaman. So, yan. Maglagay na po. So, yung mga tira na yan, pwede pa natin yang gawin na para sa ating tuna pie. Si-shape po natin i-flatten. Yan, ganyan po. Ang pag-flatten yan, i-flatten natin ng ganyan para ma-extend po natin yung square shape. Yan po. Yung rectangular na ang labas niyan kasi pinahaba natin ng konti. Maglagay tayo ng tamang-tama lang na palaman. So, yan po. Then, secure po natin edges gamit yung fingertips natin para ma-secure yung mga gilid-gilid, yung edges. Yan. So, hindi gagawin natin. Simple lang po din. Gamit ang tinidor. Yan. I-seal natin yung edges. Yan. Pinaka-design na rin po ng ating tuna pie. Didikit lang ganyan. Napaka-simple lang po. Yan, yan. Ready na po ito. So, before natin iprito, maglagay po tayo dito ng tubig. Brush with water para madali pong kumapit yung breadcrumbs. Lagyan natin. I-roll over natin to sa breadcrumbs. Yan. Ang breadcrumbs na to, breading mix na to, o breadcrumbs. Yan ay nagsisilbi na para maging crunchy yung ating tuna pie. Yan, ready to fry na yan. So, mag-prepare lang tayo sa ating kawali or sa frying pan natin ng mantika. Deep fry natin. Yan, pag mainit na po yung mantika, yan, maglagay na tayo dyan ng ating iprinito na tuna pie. Yun. Tignan lang natin kung hindi po siya masunog.
para hindi po mapait. O, yan. Prito lang po. Then after po niyan, makita natin na medyo brown na yan. Po, i-drain po natin ito sa strainer. So, not recommended na gumamit tayo ng paper towel. Mas maganda pa rin yung strainer para i-drain lang ng ganyan. Yan, yan. Hanggang sa mag-golden brown. Lagay natin dito sa ating strainer. Yan, isang napakasarap na merienda na pong ating nagawa. I-drain natin excess oil gamit ang strainer. Yan, merienda time is ready!